What's wrong, kuya? Ani naman ni Kyle. Marahil ay tulog pa ang mga kasama nila. Nagsusuka at nahihilo siya. Though normal lang sa pregnancy niya, but she's too weak. I'm worried. Tugon niya sa mag-asawa. I hope she's okay. Sinabi sa akin ng OB na sumaswerte ako na di masila ng pagbubuntis ko. Sana ganun din si Bianca. Wika na Lexi. Bakas ang labis na pag-aalala rito. May alam ka ba na di ko alam? Takang tanong niya. What? Kuya, ano naman ang alam ko? Iniwas nitong tingin sa kanya. Porque le preguntas mi esposa así? Wika ni Kyle sa kanya. Why are you asking my wife like that? Nada, tipid niyang sagot pero malakas ang kutob niyang may hindi sinasabi ang hipag. Nothing, maya-maya ay lumabas na si Doktora de Jesus. Doktora, anong lagay ng asawa ko? Anong problema? Mariing tanong niya. Gob, masilan ang pagbubuntis ni Mrs. Villaverde. 1 week bed rest muna siya. Iwasang may stress and more water. Wika nito, tumango siya. Gob, ito ang kailangan niyang vitamins. Pinalitan ko yan, yung dati niya. Dahil hindi yun kapit. Dagdag na bili nito. Thank you, doktora. Bagalang yung wika. Walang anuman, Gob. Ipatawag niyo na lang po ninyo ako. Anito. Sige, kuya. Balik na kami sa silid namin. Paalam ni Kyle sa kanya. See you later, kuya. Wika naman ni Lexi. Salamat, Anya. Tinanaw niya ang pag-alis ng kanyang kapatid at hipag. Brian, tawag ni Rome sa kanya. Nang akmang papasok na siya sa kanyang silid. What happened to Bianca? Tanong nito. Masila ng pagbubuntis niya, payo ni Doktora de Jesus, na bedrest muna si Bianca at bawal siyang ma-stress, wika niya. Bumuntong hininga ito. Can I see her? Anito. Go ahead, sagot niya. Igagawa ko lang ng makakain si Bianca, dagdag niya. Tumango ito at pumasok sa silid nila mag-asawa. Sinundan niya ng tingin ang bayaw. Nag-aalala siya sa asawa. He can tell na may hindi sinasabi sa kanya si Dr. Adisos, lalo na si Lexi, na may kinalaman sa asawa niya. I'll make sure na malalaman ko ang lahat ng nililihim niyo. Mahinang bulong niya sa sarili. He hated it. He has no control over everything. Inilabas niya ang cellphone at tinawagan niya si Roy. Bro, what's up? Happy New Year, bungad nito. Bro, Happy New Year. Dumating na ba ang request ko? Wika niya rito. Yes, nasa akin na. Dadalhin ko na dapat sa'yo bukas. Wika nito sabay hikab. No, wag dito. Magkita tayo sa yati. Bukas, Anya. Are you sure about this? What if she found out? Brian, relationship is built not with love alone. Kailangan mo din ng tiwala. Hayag nito. I'm doing this for her. Madiing wika niya. Okay bro, you really fall hard. Tukso nito sa kanya. Yes, I never thought na may higit pa sa nararamdaman ko kay Kaleya and now I'm questioning myself if I was really in love before. Seryosong wika niya. Kailangan magtapat ka na sa akin o sa asawa mo. Otto, I know, Anya, gotta go. Maghahanda ako ng breakfast niya. Paalam niya rito. Okay bro, see you tomorrow, Anya. Gracias, Anya. Daddy, anong balita? Kailangan mawala na ang babaeng yun. Ngising wika ng kanyang anak. Malapit na anak, nakangising tugon niya. Can't wait to see the high and mighty Governor Villaverde downfall. Wika ng kanyang anak. Patience, iha. Malapit na. Malapit na, Anya. Anong balak niyo sa babaeng yun? Tanong ng kanyang anak. Well, ano pa eh, dibibenta ko siya sa mga Ching. Pagkaalis niya sa pudar ni Gob, sigurado akong malaki. Malaki ang ibabayad nila sa atin. Obsessed ang Kenneth Ching na yun kay Bianca. Magbabayad yun kahit malaki. Kahit magkano pa, ngiting-ngiting wika niya. This is so exciting, Daddy. Anito. Just wait and see, iha. Makukuha natin ang hustisya para sa kapatid mo. Nakangising wika sabay, sunod-sunod na pinaputukan ng bala ang malaking tarpaulin ni Gob Villaverde. Pagkatapos mapagod sa pagbabaril sa tarpaulin, ay pumasok siya sa isang silid. Umili niyang pinanood ang video. Kuha ng isang mental institution. Makikitang umiiyak ang kanyang panganay na anak habang inaawat ng mga nurse. Nagwawala at sumisigaw ito habang suot-suot ang isang wedding gown. Brian, nasaan ang asawa ko?
Kasal namin ngayon. Tawa, iyak na sigaw nito. Isang araw matapos ikasal si Gobilla Puerte kay Talia ay kinitil ng kanyang anak ang sarili nitong buhay. Gagawin niyang lahat para hindi lumigaya ang Governor Villapuerte na yun. Ang lalaking kumitil sa buhay ng kanyang pinakamamahal na anak. Gob, may meeting po kayo sa campaign team at 2 PM. Wika ni Luis sa kanya. Okay, can you ask someone to get me kale, carrots and broccoli? Anya, noted po Gob. Kaya ba dala niyo Nutriblast? Nakatingin ito sa blender na dinala niya. My wife's new cravings. Kailangan ako ang magpiprepare. Siya sa clinic ni Dr. Adisos. Sabay na kaming magla-lunch. Magkita na lang tayo sa Havens before the meeting. Nakangiting wika niya. Sige po Gob, I'm happy for you Gob. Tugon ni Louis sa kanya. Padalawin mo si Anne sa mansyon. Doon muna kami para hindi mainip si Bianca. Kung di nga lang marami tayong nabinbin na trabaho, pumuntong hininga siya. Sige Hugob, may 2 weeks pa naman ang school break ni Anne. Anito, gracias Louie. Nakangiting tumango ito at lumabas ng kanyang opisina. Dala na niya ang shake ng asawa nang dumating siya sa clinic ni Dr. Adisos. Where's my wife? Tanong niya kay Sophia na siyang sumama sa kanyang asawa. Kuya, she's resting. Kumuha ko ng suit. Kakatapos lang ng check-up niya, tugon ng kapatid. Gracias, Sophie. Hinagka niyang noon ito. No problem, kuya. Puntahan mo na siya. I need to go. Baka naiinip na si Luke. Paalam ng kapatid sa kanya. Okay, princess. Thank you. Asar niya rito. She hated being called princess. Kuya, nakasimangot na asak nito sa kanya. Okay, baka mainip na ang kadit mo. Anya. See you later, kuya. Umalik ito sa kanyang pisngi. Pagbukas niya ng silid ay naringgan niyang kausap ng asawa si Dr. Adisos. Iha, sundin mong lahat ng bilin ko sa iyo ha. Make sure na huwag kang masyadong ma-stress. Bilin ito. Akmang magsasalita siya nang kumabog ang dibdib niya sa winika ng asawa. Doktora, huwag na huwag niyong sasabihin sa asawa ko ha. Ayaw ko na siyang masaktan pa. Hindi baling ako na lang. Naiiyak na wika nito. Anong hindi niya pwedeng malaman? Iha, wala akong sinasabi kay Gob. Maliban sa katotohanan ng masilan ang pagbubuntis mo, masuyong wika ni Dr. Adisos. Doktora, isit mo na ako ng appointment sa neurologist. Wika nito. Okay, iha, just stay on healthy diet and don't overthink for now. Makakasama sa inyo ng baby mo. Wika ni Dr. Adisos. Salamat, doktora. Narinig ni Brian ang bahagyang pagpiyok ng tinig ng kanyang asawa. Walang anuman iha, but you need to be honest with your husband. Tell him the truth. Na unti-unting nawawala ang mga alaala mo and we need to pray na makukuha pa sa therapy ang lahat. Masuyong wika ni doktora. Hindi na tinapos ni Brian ang pakikinig sa usapan ng dalawa. Lumabas siya ng clinic. Pilit niyang kinakalma ang sarili para siyang maubusan ng hininga. Galit ang nararamdaman niya sa mga taong dahilan ng kalagayan ngayon ng kanyang asawa. Sobra siyang nasasaktan. Alam niyang madaming kinakaharap ang asawa niya. Hindi pa niya naaayos ang problema sa taong gustong manakit sa kanilang mag-asawa. Ngayon naman ay ang lumalalang amnesia nito. Matapos na humupa ang kanyang emosyon ay bumalik siya sa klinik at kumatok sa silid ni Bianca. Brian, gulat na wika ni Bianca sa kanya nang pumasok siya. Nilapitan niya ang asawa. Mi querida, sorry I'm late. May tinapos na akong mga documents. Anya, sabay na magaan na halik sa mga labi nito. Okay lang, katatapos lang namin, tugon nito. Nagliwanag ang mukha nito pagkakita sa inabot niyang tumbler. Wow, thank you, Gob. Nakangiting wika nito. You are welcome, mi querida. Would you mind? May kailangan lang kaming pag-usapan ni Dr. Adisos. Masuyong wika niya sa asawa. Kita niya ang pag-aalinlangan nito. Maya-maya ay ngumiti ito. Huwag na kayong magtagal ha. Gusto ko nang umuwi. Wika nito sa kanya. Sure, mi querida. Hinagka niya ito sa noo. Binalingan niya si Dr. Adisos at tinanguan. Nakaupo na siya sa opisina nito. Gob, ano pong gusto niyong malaman? Kinakabang tanong nito. Tell me everything. Alam mo ang ibig kong malaman. Anya, I think na mas makakabuti if you will ask your wife, Gob. Tugon nito sa kanya. Dr. Adisos, I'm impatient. At sa lahat ng ayaw ko ang pinapaikot-ikot ako.
Tell me, anong kalagayan ng asawa ko? Malamig yung wika rito. Nanginginig ang mga kamay nitong binuksan ang patient's filing cabinet nito at inilabas ang folder ng kanyang asawa. Inabot nito sa kanya. Bianca's amnesia is getting worse. She's hiding it for years. According to your wife, it started when she was having nightmares. The approach that Dr. Anislao did open more memories from her past, but it's affecting her current and new memories. Mahabang paliwanag nito. Kumuyom ang kanyang mga kamao. So you are saying that, damn, tumingala siya at hinawakan niya ang kanyang batok. He doesn't want to hear it. Gob, I'm telling you, her condition not as her doctor. I cared for Bianca. Sa maiksing panahon, I saw her kind heart. She stopped taking medication prescribed by Dr. Anislao because of the baby. She doesn't care about herself, but she is more concerned for the safety of the baby. And you getting hurt? A possibility na kung di natin maagapan ay tuluyang mawala ang kanyang mga alaala. And we don't know how far the damage on her brain, her illness will do. Hayag nito. What can we do? Mahinang usal niya. For now, I will set up an appointment with Dr. Richardson and Dr. Sandoval. Both are well known for specializing in dissociative amnesia. Tugon nito sa kanya. Set it up. I want to talk to them first. Before they see my wife, don't let her know that I already know about her condition. Anya, tumango si Doktora Diso sa kanya. I'm sorry, Gob. Anito. Mito, malimig niyang wika at lumabas siya ng opisina nito para balikan ang asawa sa hospital suite nito. Minamasdan niyang natutulog na asawa. He loved her to death and he will tell her every day how much his wife bring him back from the dead. How much he loved her, and nothing will take his wife away from here. Even her fading memory, tinabihan niya ang asawa sa higaan at niyakap. Nagsabi na siya kay Louie na di siya dadalo ng campaign meeting. Walang mahalaga sa kanya ngayon, kundi ang kanyang mag-ina. Hinagtan niya ang labi nito at mas kinabig palapit sa kanya. Unti-unting hinila siya ng antok. Naalampungatan siya sa pagyugyug ni Doktora Diso sa kanya. Pagtingin niya sa tabi niya, ay bakante ito. Where's my wife? Asik niya sa doktora. Go, pumasok ako dito para ibigay itong mga vitamins niya. Mag-isa ka lang na nakahiga, akala ko. Anito. Damn, Bianca, may kirida. Sinuyod niya ang buong silid. Wala ang kanyang asawa. Nasaan ang asawa ko? Sigaw niya rito. She was with me. Where the hell she is? Galit at pag-aalala ang kanyang nararamdaman. Walang kibo si Doktora Disos. Tinawagan niya ang kaibigan. O bro, napatawag ka. Bungad nito. Roy, my wife is missing. Can you track her down? Nagmamadaling wika niya. Okay bro, wait, give me a moment. Anito. Make it fast, Anya. Bro, your wife tracker is offline. Wika nito. What? Paano nangyari yun? Bulyaw niya rito. I don't know bro. I think someone knows that we put tracker on her. Sagot nito. Pupunta ko dyan. I will call my brother first, Anya. Agad niyang pinatay ang tawag. Mikirida, where are you? Frustrated na bulong niya sa kawalan. Master, naayos ko na po ang ipinapagawa niyo. Wika ni Albert sa kanya. Good, nadala mo na ba siya sa isla, Anya? Opo, Master, she is still unconscious. But Dr. Gomez assured me she is safe. Tugon nito. Tumango siya. Ang mata niya ay nasa monitor kung saan nakikita niya ang paghihirap ni Marie at Janice. Lalong-lalo na si Anita at ang asawa bayaw nito. Master Room, bakit kailangan na nating gawin ito? Masasaktan si Lady Bianca. Nakikita ko sa mga mata niya ang pagmamahal niya kay Gob. Villapuerte, tanong nito. We have to. They will try to harm her. To be able to save her life, I need to take her away from all of them. Albert, kahit buhay ko, ibibigay ko kay Bianca. Sa mga nalaman ko, makakabuting ilayo ko muna ang kapatid ko para walang sino man ang gumamit sa kanya at manakit. In time, alam kong mapapatawad niya rin ako. She need to live dahil kung hindi, ay wala nang halagang buhay ko. Malimig niyang wika. Nagising si Bianca na parang may nagmamasid sa kanya. Pagmulat ng kanyang mata, ay bumungad sa paningin niya ang isang may edad na babae. Medyo may katabaan ito, mababa ang taas. Sa tingin niya ay nasa 5'1". Sino po kayo? Nagugulang tanong niya.
Nilibot niyang paningin sa buong silid. Sa huling naalala niya ay nakatulog siya sa hospital suite habang hinihintay niya si Brian na bumalik mula sa opisina ni Doktora Disos. Lady Bianca, ako po si Erma. Habang nandito po kayo, ako po ang mag-aalaga sa inyo. Bahagyang yumuko ito sa kanya. Nasaan po ako? Pilit niyang kinakalma ang kanyang sarili. Naninikip ang dibdib niya sa kaba. Nasa Bianca Island po kayo, tugon ito. Bianca Island, mahinang usal niya. You're awake, tinig ng kanyang kapatid. Kuya, bulalas niya pagkakita sa kapatid. Iwan mo muna kami, Manang, wika niya kay Manang Erma. Yes, Master. Lady Bianca, yumuko ito at lumabas ng silid. Anong ibig sabihin nito, Kuya? Tanong niya sa kapatid. Umupo ito sa kama at hinawakan ang kanyang kamay. You will be staying here in this island habang hindi pa ayos ang lahat. You will have your therapy. Bukas, darating ang mga doktor na titingin sa'yo, wika nito. Kuya, siguradong hinahanap na ako ng asawa ko. Pakiusap niya rito na nanluluha pa siya. In time, BBCs, everything will be okay. Masuyong, wika nito. Hindi kita maintindihan, wika niya. Bianca, hawak nito ang kanyang balikat. I'm doing this for you, BBCs. I know everything about all the people who are after you. Trust me, okay? Masuyong pakiusap nito sa kanya. Dama niya ang determinasyon ng kanyang kapatid. Kuya, paano si Brian? Ayaw ko na siyang masaktan, please. Naiiyak na wika niya. I'm sorry, BBCs. Kung mahal ka niya, in time, maiintindihan niya kung bakit kita nilayo. Pinunasan nito ang mga luha sa kanyang mga mata. Kuya, mahal na mahal ko ang asawa ko. Kailangan ko siya. Humihigping wika niya. Alam ko, kaya nga wala kang balak umalis, diba, kahit pinagbabantaan ka ni Mayor Lorenzo? Umigting ang panga nito. Mayor Lorenzo, takang tanong niya sa kapatid. Siya ang matandang kumausap sa iyo sa plaza. Sagot nito, paano mo nalaman ang tungkol dun? Wala akong pinagsabihan. Nagugulang tanong niya. Muling naalala ang galit sa mga mata ng matanda. I have my sources. He is planning to sell you to Kenneth Cheng. Nagihiganti siya kay Brian. Anito. Ano? Bakit anong ginagawa ng asawa ko sa kanya? Gulat niyang tanong. Obsis ang panganay na anak ni Mayor Lorenzo na si Mirasol sa asawa mo. Ayon sa report, nagpakamatay ito nang malamang ikinasal si Brian sa unang asawa nito na si Talia. Kwento ng kapatid. May relasyon ba sila ni Brian? Tanong niya. Kumirot ang kanyang puso. Umiling ito. Huwag na muna natin pag-usapan yan. For now, kailangan mong magpahinga. So, yung hinaplos nito ang kanyang pisngi. May gusto ka bang kainin? Tanong nito sa kanya.